morning sa ating lahat. At ngayon po papunta kami sa ano, ng bata. Eh mamimili raw itong aming mga tropa. Wala na raw pagkain. Eh, kasi sa bata medyo mura yung ano doon eh, yung mga bili. Eh yung tuyo, iso lang yata yung tuyo doon eh. Eh si Kader. Ah, si Kader, eh bili ko ganun. Cabernet. Hello. Salamat sa Polo Hoa. Bigyan daw ng ayuda ng salamat Polo sa ayuda. Oo, oh, salamat oh. Sa ayuda. Pero ako wala pang ayuda eh. Yung mga nabigyan, pasalamat na kayo. Oh. Darating daw yan, darating din. Hintay-hintay lang. Kaya po mayroon kaming ano ngayon na pambili ng ulam. Pambili ng ulam dahil bigas. Nakakuha ng ayuda yung dalawang kasama namin. Oh. Sila lang naman. Eh, itong si Kevin, wala pa eh. Darating na raw. Oh, on the way. On the way na. Basta titiis lang. Titiis lang. Hindi ka kakalimutan ni ano, Secretary Bello. At saka ni Tatay. Salamat pala sa mga ano, sa mga bumoto ng yes. Oh. Oh, maraming salamat at wala nang ABS-CBN ngayon. Mga oligarchs. Tsaka yung mga artista na umi-apple na yan, sus, Mario Joseph. Maawa naman kayo sa mga kapwa Pilipino nyo. Huwag nyo silang masyadong idamay sa mga kala, mga investment nyo yun eh. Ano lang, parehas lang. Parehas sundin natin yung batas na dapat na ipasunod. At sabi nga ni Tatay, kahit walang martial law, yung mga holy guards na yan, titirahin niya. Kaya maganda na kayo mga holy guards. Kung mga ilang panahon, ilang dekada, walang nangyari sa kanya, ngayon meron na. Meron na tayong presidente. Na matino. Na talagang makatawot, makadiyos. Para sa tao talaga. Hindi pa sarili. Hindi katulad ng mga iba dyan. Nagpapataba na lang. Sus, Marios. May mukhang baboy na. Tapos may mukhang tsongko pa. Anak ng baka. Pinapasahod ng mga... Yan ba yung mga pinapasahod ng mga Pilipino? Mga kababayan natin. Sino yung Chongko? Ha? Sino yung Chongko? Ayaw ako ba? Alam na nila yun kung sino yun. Huwag na dapat sabihin yun. Natatawa to rin. Ang gwapo nila, hindi raw mukhang disente ngayon. Samantalang, sus, Ginoo, mahirap na lang magsalita. Sayang, idol ko pa naman yung mga ganong artista. Pinanood ko yung mga pelikula niya. Ganun pala yung mga style. Sumikat na naman si Kwan ngayon, si Kim Chu. Hindi nakita? Saan? So, meron naman siya sa Twitter, si Kim Chu, sikat na naman. Oh, anong daw ang inano na naman? Si Kim Chi? Oo, oh, meron na naman siya. Mali yung pagkalasulat niya. Puro na lang pa-epal. Nakalagay yata na, no to renewal na Kwan. ABS-CBN franchise. Ay alabas siya ng kampanya ABS-CBN. Nagkamali eh, bobo talaga. Tingnan mo, mga artista, bobo. Nagmamagaling kasi. Nagmamagaling. Kawawa naman. Nagmamagaling. Merong inggitera. Bakit hindi niya ayaw kung ano pang binili niya, bakit iinggitin mo? Sasabihin mo siya ng, eh, may pambili eh. Di ba naman bisikleta, pupunayin mo? Sigwa naman yun. Oh, may bisikleta eh. Inaano ko nga, si Agot yun eh. Si Agot naman yun. Oh, tinitira eh. May pera yung tao eh. May pambili eh. Ingkit ka lang. Kaya ganun. Pambili. Masakit sana kung binigay mo yung pera na pinambili mo lang ng bisikleta. Hindi eh. Ganyan talaga mga pag-uugali.
post na lang siya ng ano, i-post niya yung mga kung gusto niyong i-post. Eh sila nga, mayayaman pero hindi naman tumutulong. Ayun. Anong ano doon? Dapat, pakita nila ngayon yung pagmamahal nila sa Pilipino kung talaga mayroon silang malasakit sa Pilipino. I-share nila yung... Share nila yung blessing nila na nakasanggap nila. Hindi yung puro bus na lang ng bus. Hindi ko yung nakakatulong sa gobyerno. Dito po yung kwentuhan lang po namin dito habang papunta ng bata. Wala po kaming ano, pinatatamaan. Ang tamaan ay huwag magalit. Linalabas lang namin. Oo, kasi kwentuhan habang nagbibiyahe kami, napapag-usapan lang natin yung nangyayari sa ating bansa. Ayun, nababasa lang. Oo, nababasa. Sa social media. Napapanood sa mga social media na ganyan nga. Yung dapat ka daw pag-usapan, yung mga nagawa ni Juan, ating presidente, si Digong. Maraming salamat kay si ano, Congressman Marcoleta. Mike Defensor. Si Mike Defensor. Ayan. Si ano pa, sa Garcia. Yung Big Five, yung limang talagang sumiksik sa problema ng ABS-CBN na yan. Mabuhay kayo. Sana sa susunod na eleksyon, senador naman ang kakalain nyo. Para mawala na yung mga dirawan dyan sa mga senado, sa senado. Papalitan natin. So, dapat talaga para dire-diretso yung mga senador. Eh, nagpapataba eh. Para tuloy-tuloy yung mga build ng ating gobyerno. Kung di man natin mararanasan yung kaginawaan kahit sa mga pamilya na lang natin at mga apo para sa kanila. Kaya po mag-subscribe na yun. Hindi pa nakasubscribe dyan. Tapos pindutin yung bell. Para naman, ano, masaya. Oops! Nakas ang preno. Liliko pala. Hindi, liliko pala. Wala signal. Ang bilis ng, ang bilis pa. Wala signal siya. Kayong magagalit sa video namin ito, ito yung ano lang po, kwentuhan lang namin na ano. Ang dami palang napagawang bago eskwelahan ni Juan, no? Presidente. Hindi naman napapalita. Wala 100, Juan, mahigit 100,000 eh. Wala naman na ipapalita. Ang dami, dapat yan daw ang mga binabalita, hindi kung ano-ano. Yung mga natapos, ang dami. Kawawa naman ng ating presidente. Ngayon lang nangyari yan. Alam, imbes na i-criticize natin ang ginagawa, dapat tulungan na lang. Mga dilawan, tumulong na lang kayo. Tama na yung pagmamasyo. Hindi mo sila tumulong, huwag na sila naitutulong. Lalo hindi kayo mananalo sa eleksyon. Huwag na lang sila magsalita. Manahimik na lang kayo. Hindi sila naman, wala naman silang nagawa. Nung panahon nyo, wala naman kayong ginawa, kundi magpasarap lang. Mangurakot. Mangurakot daw, ha? Daw. Hindi namin kasi mapapatunayan dahil kasi nandito kami sa ibang bansa at nanonood lang kami sa mga... Mga nakikita niyo. Pinagawang tulay na walang ilog. Tulay na walang ilog. Tulay na walang ilog, no? Ayan. Tapos meron pa yung mahal yun, ilang milyon yung kando, kinastos nila to. Yung ano na lang, yung pinagawa nilang ano, yung pinabagong tiles ba yun sa ano, sa monumento? Yung plug. No. Ilang milyon yun? 10 million. Sa luneta. Napakaliit. Yung Philippine plug pole. Oh, sa plug pole, oh. Magkano yun? Eh, akala nila kasi yung mga Pilipino ay tulog pa rin eh, magising na. Kahit na yung mga tindero. Hindi, meron daw. Hindi na nila maloloko. Meron daw silang susunod na nila Marcoleta niyan, yung ano, yung land title ng ano, ABS-CBN. So, yun tayo magandang mangyayari niyan. Saka yung ano, yung Miralco. Miralco pa, oh. Paano, palalayasin sila roon? Hindi, kung sakali, baka pag wala silang mapatunayan na mga dokumento, bakit hindi? Siyempre, pag-aari ng gobyerno. Pag-aari ng gobyerno. Kumpiskahin ng mga yan eh. Pero hindi ka nagbabayad ng tax. Ano yung panluloko sa... Yung maliliit nga, nagbabayad. Pagbabastos sa bansang Pilipinas. Ang daming naitulong nun kung nagbayad lang sila ng tamang buwis. Kaya tama lang yung ginagawa ng ating presidente. Tsaka yung ano pa,
yung may mga rally-rally na yun, yung anti-terrorism bill. Sa mga kabayan, kung talagang wala naman kayong tinatago, bakit nyo i-ano yan, protection ng gobyerno natin yan. Para sa atin din yan, huwag mong pin. Sabi nga, yung ayaw dyan, NPA. Oo, may tinatago. Terrorista ka kasi. Terrorista ka. Kumukontra ka dyan. Napakalinaw. Napakalinaw naman ng ano, hindi ba nila nababasa o naiintindihan? Eh, kung noon naloloko nila yung Pilipino, ngayon hindi na. Ewan ko ba bakit nanali Sarate? Ano yun? Sarate ba yun? O anong? Yung Senado, ano yun? Ano yun? Party list. Oo, party list. Diba? NPA yan eh. Mariyos eh. Ngayon, PA, wala naman na itutulong na maganda sa ating bansa. Pero wish you, marami. Yung naman masakit nga, pinapag-aral ng gobyerno yung mga sa UP na yan. Bandang uli, sila pang kumakalaban sa ating pamahalaan. Sino ba yun? Nandun din naman sa mga nagtuturo yan. Mga sino, professor sino din sino ba yung mga nagtuturo? Sila. Oh, professor din. Samantalang yung pinoproteksyon nila, sarap ng buhay sa UK. Sa UK ba siya? Nasa UK? Yung vitrine mo. Hmm? Kunan mo siya. Oo, nakukunan ko. Gano. Hindi naman dapat na, puproteksyonan mo, hindi yung nagpapasarap kayo nasa ibang bansa. Samantalang sa bagay, may mga, hindi naman gagalaw yung mga kaya, kulang mga proteksyon din. Di ba? Si Nerico na, ano, inaaris ba yun? Si Mario Joseph Cupan. Tapos sumahabol pa na senador kasi gusto nilang talagang prote, ano eh. Itayo nila yung gusto nilang magkaroon na sa Senado. Gusto pa nilang kunin na sa presidente, si Mario Joseph. Kawawa na yung bansang Pilipinas. Katulad nitong nangyari itong pandemya na to. Kung wala tayong presidente ngayon, sus, paano na ang Pilipinas? Ay, malamang wala tayong ayuda rito kung hindi kayo. Mga OFW sus. Sa ating presidente. Uh-huh. Kaya malamang magkaroon mga ganito, sus. Butit, hanggat buhay pa, naranasan yung mga ganitong mga nagkaroon tayo ng presidente na may ano, may puso para makatao talaga. Malasakit sa mga sa mga tao. Tama naman yung sabi niya na aayusin niya talaga. Aayusin niya talaga yung ano natin. Yun ang kanyang pangako. Ay, iba naman sana, tumulong na lang. Wala nang ano. Tinitira pa eh. Tapasikat din kasi. Oo, hindi na nakawa. Oh. Matanda na lang ating presidente eh. Bigla nga tumanda yung tsura ngayon sa problema natin. Sa problema ng pandemya na yan. Dadagdagan nyo pa. Wala naman silang naitutulo. Puro nga naman dadalan na. Puro nga ngaw-ngaw. Ano ba yan? Bagay, mulat sa pool naman ganyan ang ganun ng Pilipinas. Eh. Kaya kailangan talaga baguhin ang sistema na yan. Nagkabisa yung ano na yan. Nung naano yung people power na yan. Yun daw ang yan ang malaking pagkakamali ng mga Pilipino. Oo, oh, yun daw. Yun daw ang maling-mali. Maling-mali. Kung hinawakan pala ng panahon na yun, kumunista na yung Pilipinas. Magagalit sa aming video na to. Ito po yung napapag-usapan lang at nagkwento-kwentuhan dahil nga sa mga napapanood sa social media. Ito po ang buhay ng Saudi. Katulad po namin kami, walang trabaho pa rito. Nagkaroon pa ng problema yung main contractor namin dito. No? May mga virus daw yung mga tao nila doon. Kaya in-isolate muna sila. So kaya kami ngayon, nanga. No work, no pay. No work, no pay. Ilang buwan na tayo nakatengo. Kaya po kami nakalabas lang nito gawa ng yung ayudang binigay ng ating pamahalaan ng gobyerno.
yung follow akap. Kaya po kami nasugod sa bata nito para kunin yung ayudang binigay ng ating mahal na Pangulo, si Secretary Bello, tsaka yung si ano to, si Mustafa? Mustafa. Yung consulate, ano? Consul. Sana po tuloy-tuloy yung mga ayuda na yan para yung mga ibang kapwa namin Pilipino rito at makatanggap din. Alam po namin talagang matagal na nilang iniintay po yung ayuda na yan, dahil talagang marami pong naghihirap ngayon sa sitwasyon na sa dito sa Saudi Arabia. Kaya po kung makakarating man kung sa pamahalan to, no, sana po ituloy na yung programa nyong ito para sa mga ibang Pilipino na hindi pa nakakatanggap at naghahapag pa rin hanggang ngayon. Kahit yung sa atin, marami pa hindi nakakatanggap. Oo, marami pa. Kaya nga, swerte-swerte yan eh. Ay, si Kapeni Tungka, hindi pa rin nakakatanggap. Tsaka si Kenneth Dato. Marami pa, marami pa. Pa rin. Wait lang, baka busy kasi yung mga ano. Marami din rin tinamaan na COVID sa ano natin, sa kababayan natin sa Polo. Kawawa. Ingat-ingat, kababayan. Sa panatili yung pag lumalabas, laging may mask. Yan ang unang-unang ano. Dahil dito, pag nahuli ka dito, Mariusep. Ang laki, 10,000 real. Ano sa kuhan? 130. Oo. 30,000 pesos. 10,000. Ganun lang kababa. Ganun lang kababa yung deportation. Yung fine, deport no? Ka pa. Deport ka pa. Sa atin, puro pasaway. Oh, 1,000 lang kasi sa atin eh. Tsaka puro pasaway. Kayang-kayang bayaran kasi. 1,000 lang. Ginagawa na yun dapat para sa kanila. Kontra pa ng kontra. Pinas ng mga ulo. Eh dito, hindi ka baka kontra ng ganyan. Subukan mo dito. May kalalagyan ka. Baka kung ano yung suit mo, yun na yung dadali sa'yo sa airport. Anong kuning-kuning ko sa daliga? No, sa abroad. Diba, ang Pilipino, pag nakarating dito, nasunod sa batas. Pero sa sariling bansa natin, yun. Ayaw nila sumunod. Bakit kaya? Wala pa rin sa atin na ano eh. Disiplina nga ang ano eh. Ano kayang mentality mayroon ng ibang mga Pilipino? Hindi naman lahat eh. Tayo, sumusunod tayo eh. Kahit sa atin, sumusunod tayo sa batas eh. Itong ano nga, yung sa atin, karamihan. Hindi nasunod. Pag sinita, galit pa. Tulad na lang yung sinitado sa ano, yung isang yung sa Makati, yung yung Chinese na ano, Tang Wu daw ang pangalan, Tang Wu. Mas Mariusep. Masyadong dayo na nga sa Pilipinas, matatapang pa. Sila pang matatapang. Bakit dapat kaya yung mga ganyan, kinukulong na yan, wala nang ano, maraming usapan. Deport. Ano lang support mo dito mo gawin yan, no? Oh. Hindi ka tatagal ng 24 oras. Oo. Sa wakas, nakikita rin ng bata nito. Ilang buwan na rin po kami hindi nasahod dito. March pa yung kinukuha natin, di pa si Nifel. March pa. E ano na ngayon? Nung petsa na? July na. Kaya sa loob ng isang taon, ilang beses ka lang sa sahod eh. Ganyan po kahaba ang pagtitiis namin mga Pilipino rito sa mga kumpanya. Kaya wala para sa pamilya po kasi natin ang ginagawa ng mga kapwa natin Pilipino rito. Business lang talaga. Minsan talaga may sabi nga, swerte-swerte. Minsan may maganda talagang kumpanya na talagang on time yung sahod.
on time masahod, talagang pinoproteksyon na niya yung mga tao nila, mga trabahador nila. Hindi talaga pare-parehas talaga. Kahit saan lamang bansa. Alam po namin na kahit kami naghihirap dito, mayroon pang mas maraming bansa pang mga kapwa natin Pilipino na nahihirapan din sa Dubai. Yeah. Mas mahirap pa sitwasyon. Oo, mas mahirap pa yung sitwasyon na may pandemic tayo. Oh, kaya walang nang walang nang may gusto nito. Kaya ano lang. Pangunawa. Lalo na ngayon dito sa sitwasyon na to, wala nang bakasyon-bakasyon. Exit na. Wala talaga nagbabawas ang ano rin. Tagal na tayo hindi nakakakuan sa ATM ah. Paano mo magagasgas yung ATM mo kung isang taon, tatlong beses mo lang magamit? Lagi siyang bago eh. Hindi, malimit magamit eh. Pag sumildo ka after 3 ATM ha, after 3 months. Tapos ibibigay sa'yo punta na allowance pa. Ay! Ginoho. Diyos ko po. Kaya nga po, misan, naniniwala rin ako sa mga kababayan natin na yung nampapasura na lang. O dito, di ba? Dito na naman, yun lang, matay isang kababayan natin na inatake dito sa lugar na to. Oo, oh, yung na, dito na sa batas. Yung na, stroke ba yun? Oo, mm-hmm. Tapos yung na-accidente rin sa tumawid yata. Oh, may ito, oh, dito sa lugar din. Usutan pala dito. Dito. Baka dito yeah. Siya tumawid si kabayan. Dito siya tumawid. Pilipino. Oo, oh, yung, di ba, pinakita ni Danilo. Yung wasak yung mukha niya. Oo. Diyan sa may tuloy na yun. Dito, sa lugar na to. Kabila. May kabila niyan. Yan. Dito yata siya tumawid eh. Yan sa panel. May opening diyan, may open diyan sa panel. Lumusot siguro siya diyan. Nahitin rin siguro. Oo, tinakbuhan. Tinakbuhan nga yata. Meron pa rin. Tapo malapit na kami sa bata. Dito tayo. Yung pong nakakapanood dito, please subscribe and ano yung like and share. Oh, like and share niyo na lang po. Yung pindutin yung bell. Huwag niyo pong kalimutan yung ipindutin yung bell para sa susunod na video ng video namin dito eh mapapanood at ma para pampaalis lang ng stress. Sama na loob. Ayun, yung open. Ayun, diyan siya tumawid. Mas na rin po ang bilihin ngayon dito. Dati yung asa-asa ay nasa 6. Ngayon ata, 12 na. Na-doble yung presyo ko. Na-doble. Saka yung ano, 15%. Isa pa yan, oh, yung 15% na bat namin. Tax. Dati 5% na yun. Tapos yung magtatrabaho ka dito, 60% pa. Ang sasahurin mo. Pahirapan na kaya marami na nagsisiku yan. Mga kababayan. Oh, maraming sarado, no? Maraming ano. Papasok na po kami. Ano na bibili natin? Asa-asa pa rin. Oh, asa-asa. Ilan ay, yung pinakabunga na isa. Budget, eh. Asa-asa, itlog. Itlog. Yan, yun lang mga nalang natin. Pero nakakaraos. Eh, kasi, paano hindi yung pwedeng ubusin yung 500 padadala mo pa sa pamilya mo para lang para naman kahit pa paano may makain silang mauulam yung pamilya mo sa Pilipinas. Kaya napakalaking bagay yung 750 po na binigay ng ating gobyerno sa nanalata katulad namin nakatanggap. Yan, makakabili ng pandesal. Hmm.
hanggang susunod, hanggang sa susunod pong video. Abangan nyo na lang po yung susunod. Ganun lang din po, kwentuhan hanggang makarating sa bata. Ay na, dito na po kami sa basement dito ng Nesto sa parking lot. Sa Nesto kasi kami namimili kasi medyo mas mura dito. Oo, oh, siyempre naghahanap kami ng mas mura yung sasapat yung pera namin. Ano? Ayun, parking. Parking na po. Hanggang sa muli po, mga double cards, mga viewers. Maraming salamat po. Okay, folks. Okay, salamat po. Mga kababayan, kung naibigan niyo po itong aming video, paki-like, share, and subscribe. And push the button. Salamat po. Maraming salamat.